Christopher throws the ball away. Tipo shot! Emmanuelo! What's up mga ka-hoopics? It's your boy Choki na naman po. Welcome back sa panibagong episode ng ating kwentong hoopics. So today meron tayong kikilalaning isang Cebuano elite shooting guard na naglaro dati sa University of Visayas at naglalaro ngayon sa Davao Occidental Tigers sa MPBL. Hindi na natin patatagalin, syempre, tunghayan na natin ang storya ng isang Emmanuelo. Emmanuelo creating something for Jerry Jones. But a steal here by Emmanuelo says enough of Muntinlupa. Behind the back, Forster for the jam! And Ludovice para sa tres! Hintes, karambola, nakuha dito ni Cano. Full up! What's up mga ka-HopeX? I'm Emmanuel Gokongkalo, 31 years old, 5'11", from Compostela, Cebu, shooting guard ng Davao Occidental Tigers, Cocolite. Ang mga big leagues na nilaruan ko is yung PBA D-League noong 2014, MP Hotel ang team ko, tapos ngayon yung Maharlika Pilipinas Basketball League na paliga ni Boss Senator Manny Pacquiao, at dito ako naging kilala at nasa team Davao Occidental Tigers, Cocolife naman po ako ngayon. Kelso penetrates, drop pass, pumunta rito kay Emmanuelo! University of Visayas with the sights! Nagsimula akong maglaro ng basketball noong elementary days ko at naging role model ko is yung mga kuya ko na sina Manong Arnold at si Kuya Kim. Sila kasi naglalaro sa mga malalaking liga at sa mga commercial leagues noon. Well, nagsimula lang akong maglaro sa isang court na lupa lang. Yung mga kalaban ko, yung mga matatanda sa amin, mga tatay ng mga kaibigan ko. Panalay ligang labas, pinapasokan ko para matuto ako at mag-improve. Nagpasigi ako para sa pangarap ko at lalo na para sa pamilya ko. Puro iko-compare ko ang laro ko kay Cebu Hotshot, Consihal Dondon Hontiveros, at kay Kuya Idol, the scoring apostle ng PBA, si Peter June Simon. Pinili ko itong masali sa drafting ngayon kasi sa edad ko kasi ngayon, kailangan na, 28 na ako, kailangan ko na magpa-draft eh, kasi kung next year pa, wala na, parang mali-late na ako, kaya chance ko na to, kaya sumali na talaga ako sa draft. Okay lang naman yung experience ko sa PBA draft combine kasi talagang nag-try lang ako, kahit na hindi makuha, at least nag-try ako kasi yan naman talaga ang number one na gusto ng lahat ng players sa Pilipinas na maka-try ng drafting, tapos kung may swerte makukuha din sa PBA. So kaya yun, mindset ko lang dun, at least nag-try ako, hindi ako umayaw sa mga pangarap ko. Yun lang, kahit na hindi ako nakuha, okay lang, at least nasa Davao pa rin ako ngayon at naglalaro sa MPBL. Nakuha ako sa Davao Occidental Tigers Cocolife noong 2018 kasi nagpa-try out sila dito sa Cebu at tinawagan ako ni Coach Arvin Bonleon at ni paring Louis Medalla na pa-try outin daw ako sa team ng Davao kasi pupunta nga daw sila dito sa Cebu at mag-help ng try out sa CEC. So yun, hindi ako nagdadalawang isip, pumunta ako, isama ko yung asawa at anak ko as inspiration lang sa try out. At yun naman, sinwerte ako, nakuha ako bilang isa sa player nila at nabigyan ng ticket papuntang Davao for last day of tryout doon. Yung talagang kukunin na talaga nila kung sino yung gusto nila. Kahit naman hindi ako kagalingan, papasalamat ako sa Panginoon at sa Davao, nila Coach Don, nila Coach Rob, yung sa mga lahat na ng coaches ng Davao, sila Coach Arvin Bonleon, na paring Louie, napapasalamat ako kasi hindi dahil sa kanila, hindi ako makikilalang isang player ngayon sa MPBL.
mga ginagawa kong workout ngayong lockdown is core workout, tapos may team workout naman kami sa Davao Occidental. Kaya walang problema, extra ko na lang po ang jogging, tapos shooting na lang din po para ready po pagbalik ng game namin. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, aside basketball, is nag-aalaga at nagpaparami kami ng alaga naming baboy. At yun, naisipan naming magnegosyo ng lechon. At yun ang Eros Lechon de Cebu. My next big goal is sana makuha namin yung championship sa MPBL ngayon. And isa is yung sana makuha ko sa PBA kasi yun ang pangarap ko. At yun din ang pangarap ng pamilya ko. Message ko lang po sa mga future bowlers natin. Magpursige lang po sa inyong mga pangarap. Samahan na lang din po ng hard work, sacrifices, at syempre gawing sentro si God sa bawat anumang ginagawa natin. Kasi wala naman talagang imposible sa Kanya. Na walang imposible sa taong may pangarap, guys. Ingat kayo palagi, and God bless you. Grabe yung mga no-look pass at shooting neto ni Idol Eman Calo. Grabe to, napanood ko to ng MPBL Finals noong 2019. At isa ako sa mga humahanga dito kay Idol Eman Calo. Doon siya nag-showtime kalaban yung San Juan, yung Game 1. Pag may pangarap talaga, talagang pinagsisikapan natin. At syempre, di ba? Hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin kung hindi talaga para sa atin. Hindi para sa atin. Pero tiga mo naman ngayon saan siya naglalaro sa MPBL. So, malaking pasalamat talaga ang MPBL sa mga players na mga hindi pinalad mag-PBA. Kung nagustuhan nyo itong episode na ito, bigyan nyo kami ng like, comment, and share. At mag-subscribe na po kayo sa Hoopex Basketball. Yan. At syempre, supportahan natin ang ating merch. Like nyo na rin ang aming page, Hoopex Basketball PH. At sa ating merch, Hoopex Basketball Gear. Kung gusto nyo pang makapanood ng ating kwentong Hoopex, i-comment down below nyo lang yung mga idol nyo at mga kakaibang storya ng kwentong basketball. At syempre mga ka-Hoopex, mag-abang-abang lang tayo dyan ng mga ating laban sa Hoopex Elite. So, kita-kits tayo soon! Peace! Please support our merch. Visit Hoopex Basketball Official Facebook page. Ang gusto kong player na i-1-on-1 is siguro yung idol ko, si Stephen Curry. Kasi gusto kong itry kung kakayanin ko bang depensahan yung idol ko. Paborito kong vlogger sa YouTube is si Joseph Sabillo, yung taga Cebu na vlogger. Kasi nakakatawa kasi yung mga vlog niya about basketball. Ang top 3 basketball shoes na paborito ko is, first is KD, second is itong Kyrie, at itong Kyrie na to from Nevenominon Kicks. Thank you. Nice game. We won. Nice game. This will bring an experience. So wings na lang. Wings tayo kakain ngayon, mga ka-Hoopex. Tuntuhan yung mga player natin. Siyempre, panalo yung wings tayo. Ito, may team pa naman dito. Take 280 pala, ano lahat eh. Ito yung may bigger twin brush. Yan, dahil panalo tayo, unluwings tayo. Ito nga si Joel. Yung layup ni Joel dulo. X-Vlogs, oh. Yan, sobrang... Joel for the win. Parami nag-champion. Parami nag-champion. Ganun yung pakiramdam. Sobrang sarap. Nakakamiss sa pakiramdam. As in talaga, first laro namin ito 5-on-5. Grabe, napakaganda. No, nasabi mo? Dasal, unahan mo na. Unahan mo na.
Galit-galit muna kami dito kasi masarap to eh. Galit-galit muna kami. Pero kung ano saan ba itong on the wings? Saan po? Turo Bukawi, Bulacan. Malapit po na trademark is Petron Bukawi. Petron Turo and then yung Dream Wave Resort. Then nasa Waze din naman po kami. Waze nyo lang po on the wings Bukawi. At maraming salamat po sa pagpunta ng HoopX. Sobrang ina-appreciate ko yun. Ay, ito yung sponsor dako. Na sobrang na-appreciate namin sila, idol, kasi sarado na sila tapos pinabuksan kami, di ba? Special. VIP kami dito ngayon. Maraming salamat, idol. Thank you, idol. Thank you. Thank you, thank you, idol. Thank you.